Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong magtiis kami ng kusang pagkapakasakit upang kagalingan ay aming makamit. Lubin mong kami ay makapagpigil sa pagkakasala upang ang kalooban namin makaganap sa iyong mga utos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos, na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan. Tulad ngayon, ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako, dahil sa kataksilan sa iyo, kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin
sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Mahabag ka sana. Kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Iyong kahabagan, ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupurita, magpapasalamat lagi sa iyong pangalan. Panginoon, aming hiling, patawad sa sala namin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatula ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang bibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung napakinggan po natin ng maigi ang ating dalawang pagbasa para sa araw na ito, tila ipinapaalala sa atin kung gaano mahabagin at mapagpatawad ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala, mas namumutawi pa din ang kahabagan at pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Minsan po may nakausap po akong isang kabataan. At tinanong ko po siya
kung saan siya pupunta. Sabi niya sa akin, Father, kakain po ako sa labas. At pagkatapos ko pong kumain sa labas, mamimili po ako ng mga bagay na gusto ko. Sabi ko sa kanya, ang dami mo namang pera, no? Kasi lalabas ka, mamimili ka. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, yung pera ko po, pinagpagudan ko. Yung pera ko po, pinagtrabuhan ko. Kaya kung ano man ang dapat kong gawin, deserve ko yon. Sa mga kabataan, sabi nila, kung ikaw ay nagpagod, dapat ikaw ay may reward. Dahil deserve mo yan. Pero mga kapatid, sino nga po ba talaga ang karapat-dapat? Meron nga ba talagang karapat-dapat? At marahil kung titingnan natin, sa harapan ng Diyos, wala naman talagang karapat-dapat. All of us are not deserving. All of us are not even worthy to be in front of God. Why? Dahil lahat ng meron tayo, nagmumula hindi dahil sa ating kagitingan, hindi sa ating kagalingan, kundi ang lahat nagmumula sa awa at habag ng Diyos. Kung ano ang meron tayo, yun ay dahil meron tayong Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Naalala ko po mga kapatid, nung ako po ay inordinahan. Ako po ay inordinahan nung taong 2015. Ang taon po na yan ay diniklara bilang taon ng awa, Year of Mercy. Kaya hindi ko po makakalimutan yung homily po ni Cardinal Tagle nung ako po ay naordinahan. Meron siyang tatlong bagay na ipinaalala. Sabi niya, oordinahan kayo ngayong umaga hindi dahil magaling kayo. Oordinahan at magiging pari kayo hindi dahil karapat-dapat kayo. Sabi niya sa amin, oordinahan kayo at magiging pari kayo dahil mga pasang-awa kayo. Bakit pasang-awa? Dahil lahat ng meron tayo ay dahil sa awa ng Diyos. Ano man ang nararating sa buhay, ay yun ay dahil ang Diyos ay maawain. Kaya kung tutuusin, walang dapat ipagmalaki, walang dapat ipagmayabang, dahil ang bawat isa sa atin, pasang-awa. At ano po yung pangalawa niyang ipinaalala sa amin? Sabi niya, ang awa pinapasan. At ano po ba ang pinapasan ni Jesus? Ang krus. Dahil ang krus ay simbolo hindi lamang ng pag-ibig ng Diyos, kundi ay krus simbolo ng awa ng Diyos. At kung ang Diyos pinapasan ang bawat isa sa atin dahil sa kanyang awa, dapat bilang Kristiyano, pumapasan din tayo ng krus dahil tayo mismo ay nakatatanggap ng awa mula sa Diyos. Tandaan natin yung sinabi sa ating Ebanghelyo, kung ano man ang natatanggap nating awa mula sa Diyos, ganun din tayo dapat magbigay ng awa sa iba. Pero aminin natin minsan o hindi, mga kapatid, may mga pagkakataon na minsan tayo, mas malupit pa tayo kaysa sa Diyos. Siguro ipinapaalala sa atin, kung tayo ay mga pasang-awa, dapat tingnan din natin na ang bawat isa sa atin pumapasan din ng krus. At kung tayo ay pumapasan din ng krus, tayo ay nagpapakita ng awa sa iba. At ano po yung pangatlong ipinaalala sa amin? Na dapat ang krus ipasa. Ang awa ipasa. Pasang-awa, pasan ang awa, at ipasa ang awa. Mga kapatid, patuloy tayong namumuhay dito sa lupa dahil sa awa ng Diyos.
At kung ang bawat isa sa atin nagbibigay ng awa sa kapwa, tunay na mamumutawi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan, wala namang karapat-dapat. Ngunit ang bawat isa ay nagkakaroon ng masagana at maayos na buhay dahil ang Diyos ay maawain at mapagpatawad. Tandaan natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin, mga pasang-awa. At kung ang bawat isa sa atin, mga pasang-awa, dapat pasanin ang awa. At kung pasan-pasan ang awa, ano ang dapat gawin? Ipasa ang awa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na mabait at mahabagin, nagpapagaling at nagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ating panalangin, Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang simbahan naway magpatupad ng kanyang tungkuling magpagaling at magpatawad. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpakita ng kalinga at malasakit para sa mga dukha at api. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Atin nawang makita ang ating sarili, mga pagkakamali, at iwasang humusga sa mga pagkakamali ng iba. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Ang mga may sakit, mga nangungulila, at may kapansanan, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoong mahabagin, padaluyin mo ang iyong pag-ibig sa amin. Maawaing Ama, ang mga panalangin at kahilingang idinudulog namin sa iyo ay nagpapahayag ng aming mga pangangailangan at pag-asa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming pakiusap na kami lumaya sa pagkakasangkot sa masama upang makapaghain kami ng paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti,
isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban ng mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang napalilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin.
At huwag mo kami paintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Diyos naming mahal, halina at kami baguhin, dinggin mo ang panalangin ng bayan mong dumarain. Kami ngayon ay tunghayan ng hihina at sugatan, nagkukulang sa pag-ibig at biyayang minamahal. Alina, aming Ama, sugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, sugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Pag
pagkatao namin ay baguhin. Puso namin ay pag-alabin nang ang mundo ay magbago. Buhay nito'y alay sa'yo. Halina, aming Ama, sugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Halina, aming Ama, sugo mo ang Espiritu nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Nang kami ay matulad sa iyong anak na si Jesus. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de la Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa mukha ng kapwa, Series 3, Nangungulila. Iniahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili rin po ang ating opisyal na imahin ng Jesus Nazarene na large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pakikinabang ay sinawang magdulot ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami makasalo sa ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito
Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.